Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Pagkatapos nitong makita ni Aling Susan itong si Zoe at mayroon itong kausap sa kanyang cellphone at nang marinig nito ni Aling Susan na binabanggit ni Zoe na kailangan umanong itago ang sasakyan sa kadahilanan na agad nitong inagaw ni Aling Susan cellphone na ginagamit ni Zoe. At dito, nang maagaw na nito ni Aling Susan, nitong pinapakinggan ni Aling Susan kung sino ang kausap ni Zoe. At dito, na-confirm nga ni Aling Susan na ang kausap ni Zoe ay ang kanyang mami na si Moira. At ikinagulat naman din nito ni Moira pagkatapos nitong magsalita ni Aling Susan at sinabihan nito ni Aling Susan tama umano ang kanyang hinala na itong si Moira umano ang bumangga sa kanyang pamangkin na itong si Linit. Sa kadahilanan na ikinagulat naman din nito ni Moira kung bakit napunta ni Aling Susan ang cellphone ng kanyang anak na si Zoe sa kadahilanan na agad nitong tinanong ni Moira itong si Aling Susan kung paano umano napunta kay Aling Susan saan ang cellphone ni Zoe. At dito, agad naman itong sinagot ni Aling Susan itong si Moira. Narinig lang naman umano ni Aling Susan na mayroon umanong kausap ang kanyang anak na itong si Zoe at binanggit umano nito ni Zoe na kailangan umanong itago ang sasakyan sa kadahilanan na hindi na umano ito nagdadalawang isip itong si Aling Susan at agad umano nitong inagaw ni Aling Susan ang cellphone ng kanyang anak na si Zoe na na-confirm na umano ni Aling Susan na ito nga umanong si Moira ang may dahilan kung bakit muntika na umanong mamatay pamangkin na si Limit. At sinabihan nito ni Aling Susan itong si Moira na hindi na umano ito makakalusot pa dahil mayroon na umano itong ebidensya itong si Aling Susan. Ngunit agad naman itong sinabihan ni Moira itong si Aling Susan na hindi umano siya natatakot dahil hindi naman umano sapat na basihan ang kanilang pag-uusap ng kanilang anak dahil hindi naman umano nito alam ni Aling Susan ang katotohanan kung ano umanong sasakyan ang pinag-uusapan nilang dalawa ng kanyang anak na si Zoe. Yan ay ating aabangan sa susunod pa na pangyayari sa kaganapang ito ng Abot Kamay na Pangarap. Huwag mong kalimutang isubscribe at i-hit ang notification bell ng aking channel.